Ngayon po ay pesta ni San Lorenzo Ruiz, ang unang Pilipino itinakda ng simbahan bilang banal. So bahagi yun, hindi nangulugan na siya lamang ang banal. Siya lamang yung proclaim. Well, ngayon ay dalawa na, asawa ni San Pedro Calunzon. Bahagi ho na makita natin mga martir. Mas madali kasi may proclaim yung martyrdom. Kasi may maliwanag na pagbibigay ng sarili para sa pananampalataya. Bahagi yun, na kung tutusin, ito yung ipinapahayag sa atin sa mga pagbasa. Kaya nga yung kanyang itinuring na ibigay ko man ang ng 1,000 beses ang aking buhay para sa Panginoon, ay kung meron siyang 1,000 na buhay ay ibibigay niya sa Panginoon. So bahagi yun para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos at higit sa lahat, nakasalala ito sa alin paghahandog ng sarili sa pagkilala ng alin. Kaya nga po yung ibanghelyo natin ay yung 8 pagpapala. Isa po ito sa mga pundasyon na pagpapahalagan sa turo ng bagong tipan. Yung mapapalad. Bahagi yun. Bagaman sabi nga namin may pagka-kontrobersya. Mapapalag ang mga lupa na walang inaasahan kundi ang Diyos. Marami ang magsasabing paano masasabing mapapalag. Hindi kaya ay si San Lorenzo Ruiz yung mga martir natin na masabi natin naghandog ng sarili para sa pananampalataya. Yung pagkakataon na yun. Pero ba, yun yung nawa ang pinag, sabi nga ng mga bagong panahon, pinag-uugutan ng pagkilos para tunay na tumugon sa panawagan ng Diyos. May ilan pa tayo mga Pilipino na mga na-i-submit para sa para maging mga banal. Meron din tayo mga taga Ilocos, taga Bicol, meron din ng taga Bisaya, taga Lucena. Meron tayong dalawang obispo, isang bata at isang matanda na hinihain para maging mga halimbawa ng pagkilos. Yung pagiging martir ay baliwanag ng tanda, pero yun naman ay kaya naihandog nila yung kanilang buhay, hindi sapagkat minsan ang lamang ngunit naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na pagkilos na kaya nilang ibigay ang kanilang sarili dahil kinikilala nila na sila ay pinagpapala ng Diyos. Kaya handa nilang ipakita ito sa kanilang pang-araw-araw na pagkilos hanggang sa kanilang huling sandali ng buhay.
So nung makita ko natin na amon ay pinakita ni San Lorenzo Ruiz na sabi nga ay magandog ng sariling buhay, yung martyrdom, ay hindi lamang minsanan, ngunit yun ay alin, ay pagsasanay, inugot yun sa pagsasanay na pagtatakwil sa sarili para sa pagkapalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Para higit na maibigay yung sarili ay sapagkat nasanay siya na alin, magbigay. Hindi yung tumanggap. Mas gusto natin yung tumanggap. Pero yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nag-aanyaya sa atin na alin. Hindi lang basta magbigay. Ang tawag natin dito ay mag-alay. An act of offering. It is an act of offering. Na alin na hindi naghihintay ng kapalit. Kaya nga yung ating pagtugon, ba't mo inihalay yung sarili? Hindi para mapunta ka sa langit. Inihalay mo yung sarili mo sa pagkakalit. Yung kalimitang sinasabi ko, tagalangit ka. Kaya hindi mo kinakailangan yung langit na hindi kapalit. Yung langit ay talagang identity. Yung pag-aalay ng sarili ay pagpapatunay lamang na alin, tagalangit ka. Hindi sapagkat naging tagalangit ka, gawa nang nag-alay ka ng sarili. Yung pagiging langit mo yan ay hinuhugot saan sa pagkilala na alin, ibinigay sa iyo ng Diyos. Na tinanggap natin particularly and specifically sa biyaya ng sakramento ng binyag. So kaya, pagkapakilala ng alin, itong mga banal at yung paghahandog ng sarili ni San Lorenzo Ruiz ay isang pagkilala sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Principally, kaya tayo handang maghandog ng sarili ay sapagkat iniligtas tayo ng Diyos. Hindi yung pagka nagkaandog ng sarili para mapunta sa langit. Hindi yung gaya yung turo natin. Kasi bakit ano mangyari? Pinabayaran natin ng Diyos. At gusto natin, dahil sa ibinigay natin yung ating bagay, gusto natin bayaran tayo ng Diyos. Hindi. Yung pagkilos natin, yung buhay kabanalan natin ay gawa ng alin. Iniligtas tayo ng Diyos. Yun ang isang pagpapatunay at pagpapakilala. At kung nawa ang makita ko natin, kaya pagkakataon na kung saan ay yun ang medyo mahirap kasi kalimitan yung pamantay ng tao ay alin. Gusto natin na alin. Kapag tayo nagbigay, susupulian tayo. Yung pamantayan ng Diyos, magbigay ka. Bakit? Kasi yun yung pamantayan ng pagkilos ng Diyos. Pagpapakilala na ikaw ay nililigtas ni Kristo. Na yung hamon ng iyong pagkilos ay mula sa iyong pananampalataya kay Kristo. May sukliman o walang.